Good morning guys, welcome back to my channel. For today's video is isi-share ko po sa inyo guys kung may makukuha pa ba ang isang inactive OFW ko since kasi noong 1989 until 2002 seaman, so nag-stop lang to. Then sad to say po is kamamatay lang po ng father 23. So nagbabaka sakali lang kami sa Overseas Worker Worker Welfare Administration kung may makukuha pa ba kami. And yes guys, may nakuha po kami galing ng UWA. Disclaimers lang guys ha, base lang po ito sa experience ko. And then nag-research ako, nag-email ako, and then nag-reply naman agad sila. Then, ibinigay yung contact number nila, natatawagan ko, and then pupunta ko sa, dito lang po sa amin sa Capitol kasi may opisina sila dito. Ibinigay lang yung pangalan ng, yung bibing ko ng requirements. So, ayun, pumunta ko sa Capitol, hinanap ko yung tao na to, and then yun, binigyan ako ng requirements. Tsaka yung requirements nga pala guys ha, ito yung mga requirements na ibinigay sa akin ng pag-claim ng assistant galing sa UWA. So ito nilista ko na lang. So ano yung mga ano yung kinuha ko. So ito yung form ng UWA, then may 2x2 ID picture, PSA birth certificate ng papa ko at saka sa akin kasi ako yung mag-claim. Then death certificate. Yung death certificate guys, namatay yung papa ko February. So nag-file kami May. So sabi ng UWA, hindi daw yun makukuha yung PSA na death certificate after 5 months pa daw yun. So kung kinakailangan na makuha mo yun, yung PSA death certificate, pwede mo na lang ipa-manual sa PSA. And then yung passport niya, passport ng papa ko, yun may naitabi pa naman kaming passport niya. And then yung waiver of claims, kailangan yun guys, kailangan sa attorney yun. Yung pwede, hindi pwede yung sa public guys, kailangan yung private. So ang nabayaran namin is 500 pesos. Nagpagawa kami ng waiver of claims, pinapirmahan namin sa mama ko kasi ako yung magki-claim. And then sino man ng OFW at saka marriage contract, and then yung burial permit. At saka guys, kailangan talaga yung mga original at saka valid ID ko na may 3 perma. So ayun guys, then mag ng claims tab kasi nakompleto ko yun. Binitag na dapat mag follow up na lang ako after 45 days. And then yun na guys, after mga 15 days, may natanggap na kaming text. So, ito yun guys. At saka, enjoy na lang yung video ko, yung mga clips na pagpunta namin ng lab. Jika memang benar ini yang terjadi, dekatlah saya. Please tell me babe, I need the answer.
This time guys, is papunta na kami ng office nito. Then nagutom kami, so nag-lunch na lang muna kami ni mama sa isang karinderya din sa magsaysay. Ayan, matrap ng kain namin. Manit, hi Manit. Wala na yung papa namin kasi yan na guys, binigay na yung check worth 20,000 yan guys. So thank you all papa. Ay, na kami. Pero dumuan muna kami sa NCCC Mall para mag-snack kasi nagutom kami niyan. Ni mama, nagpabili din kami na ang napabili din ako ng mga tinapay para sa mga pamangkin ko. Taxi na lang kami papuntang Ikulan. So, bye for now Davao. See you in the next vlog guys. Bye. Ay, nag-mute pala ako niyan guys. Kasi may sounds kasi yung bus na yan. So, hindi mo talaga maririnig kung anong pinagsasabi ko niyan. Nag-bye na lang ako sa camera. Kasi baka makapiright tayo guys. So, kami, nandiyan na kami niyan sa, ano ngayon? Tuganay. Tuganay na yan guys. Maanga around 4:30 PM na yata yan. So pumunta kami ng Davao 8:30. Nakarating kami mga 10 na. So yan yung mga pictures namin. Laking tawa ni mama. Yan yung